Tayo po tayo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 na ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paghintapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong.
Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na magusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa makabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sarisaring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok mabuwan. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po tayo. Sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Tuwing kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, ano man ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noo'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat wala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Minsan, no, pag may na-miss tayo o hindi natin nakita isang mahalagang bagay, minsan sasabihin natin, "Sayang, hindi ko napansin yon." Sa atinong ebanghelyo, parang ganoon din yung masarap sabihin, "Sayang, hindi nila napansin." Hindi nila napansin na yung lalaki na sinita nila na nagdadala ng kanyang higaan ay 38 taon nang may sakit. Pero dahil kay Jesus, gumaling siya. Pero ano mas pinansin nila? Mas pinansin nila yung pagbibitbit niya ng higaan. At sinita siya, "Uy, araw ng pamamahinga ngayon, bawal mong gawin yan ha." Hindi nila nakita o hindi nila napansin na itong taong ito na nagbitbit ng higaan at matagal nang may sakit ay magaling na. Sana nagtanong sila nung sinabi ng lalaking ito sa mga Hudyo na
yung nagpagaling sa akin. Sana nagtanong sila, bakit? Ano bang sakit mo? Sana naging paraan yun ng pagtuklas nila sa kwento ng taong ito na una nilang nakita, una nilang napansin na gumawa pala ang Diyos ng isang dakilang bagay sa buhay ng taong ito. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano sa ating patuloy na paglalakbay sa panahon ng Kwaresma na makita natin ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pananampalataya. Lahat tayo ay may kwento paano natin nakilala, paano natin natagpuan, at paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Sana din, no, sa pamamagitan din ng ating buhay, maipakilala din natin si Jesus. Yung lalaking ito, nung nakilala niya na si Jesus, ay ipinahayag niya at sinabi niya, si Jesus ang nagpagaling sa akin. Pero imbis na sana'y madala sila sa pananampalataya, nagplano silang usigin si Jesus. Iba nga lang yung pagtanggap nila sa pagpapahayag na ginawa ni Jesus. Pero kung sana nakita nila na yung pinagaling ni Jesus ay matagal nang may sakit at hindi nila masyadong pinansin na ay si Jesus nagpagaling sa araw ng pamamahinga, bad yun. Masama yun. Sana ang pinansin nila at binigyang halaga, matagal nang may sakit tong taong ito. Pinagaling ni Jesus, dapat nating ikatuwa ito. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, pansinin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Pansinin ang bawat panahon na si Jesus ay lumalapit sa atin, sinasamahan tayo, lalong-lalo na sa mga panahon na tila'y mabigat ang lahat para sa atin. Si Jesus ay kalakbay natin at lagi nating pansinin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin at ipahayag natin si Jesus sa lahat ng taong ating nakakadaw pampalad. Ikwento at ibahagi ang kwento ng iyong pananampalataya. Ikwento sa Diyos, ikwento mo sa lahat kung paano tinugon ni Jesus ang iyong panalangin. Paano ibinigay ni Jesus ang iyong matagal nang inihingi. Maganda mapansin sa Ebanghelyo natin, tinanong muna siya ni Jesus. Tinanong ni Jesus sa lalaking ito, ibig mo bang gumaling? At ang tugon ng lalaki, wala akong nagbibit-bit sa akin para gumaling ako. Pero sa isang salita ni Jesus, dumating ang kagalingan sa matagal niyang karamdaman. Sana tayo din po bilang Kristiyano, patuloy nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa atin. Huwag tayo mahiya na ikwento ang ating pananampalataya sa iba. Huwag tayo mahiya na ikwento kung paano gumalaw ng Diyos sa buhay natin. Kasi malay mo sa kwento mo ay may ma-inspire na ibang tao na lumapit kay Jesus. Malay mo sa pagbabahagi mo ng pananampalataya mo o ng karanasan mo kay Jesus, may isang taong mapaisip, subukan ko nga lumapit kay Jesus. Subukan ko rin kayang hanapin si Jesus. Para hindi sayang ang bawat pagkakataon na gumagalaw na pala ang Diyos sa buhay natin, hindi pala natin siya napapansin. Sa iba tayo nakatingin, pero ang Diyos ang nasa tabi natin. Sana, no, bilang Kristiyano, mas lawakan ang ating paningin, mas makita ang galaw ng Diyos sa buhay natin. At kung gano'n ang ating gagawin, mas lalo tayo napapalapit sa Diyos na kalakbay natin. Pansinin at ibahagi ang Diyos sa iba. Amen.
Magsitayo po tayo. Minamahal po mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Ang ating itugon, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amin. Magsiupo po tayo. Sa utos mo, nalulubot akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa iyo. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Pagsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan aniyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong ibinubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpana ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakanta. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang buong ginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.